Yo, what's up, katare? Another day, another work. So, natapos na nga tayo dun sa mga soil sites na area. So, biyahe tayong Baguio. Kailangan ng support. Kailangan natin ng mag-align ulit ng microwave. Medyo effect pa rin to nung typhoon na nakaraan na humangin. Siyempre, alam nyo naman sa mga bundok sa Benguet. So, malis tayong bahay mga 3:30 na kasi na-snooze yung alarm. So, andito na tayo sa bahayan. Ayan. Magpo-4 na sa bayan ng Swal. Ang humabol sa Team La Union, alis din sila ng mga 5. Mas malapit sila eh. So, dito pa ako sa Swal. So, mga siguro 3 hours, Baguio. Sana. Kung hindi madaming bumabiyahe. So, tara! It's not a game, it's a touchdown, Baguio Hub. Prepare lang yung gamit. Helmet ni Sir Geno na iwan. Tapos, harness ko. Katala lang, since microwave alignment lang. Yung planned activity. Tapos na sila, Sir Geno. So, ayan. Nakarating din tayo mula 4. Ang oras tayo, mga 5:30 or 6. Nandito na tayo sa Baguio. So, biyahe pa tayo papuntang Madaymen. Mga 2 and a half to 3 hours pa mula Baguio. So, tara, ulit. Ops! Tollgate, Pamantayan Province. Let's go! Atok sa channel. So, bandang atok na tayo. Kain tayo sa lagi namin ginakain. Loyong. Tiwala lang. Yan! Nakarating natin sa Madaymen. Sa pagkakatanda ko yun, si Sagada. Sagada. Ayan, tama. Sagada microwave. Yan. Lakad. Parang mahaba na tong vlog ko. Puro biyahe ang pinapakita ko ah. Di ba? Ito. Microwave alignment. Bakit ina-align? Kasi low receive signal. May low receive signal. Low RSL. Ibig sabihin, yung cell site dun sa katapat, pag mababang receive level, hindi niya natatanggap yung full capacity. So pag dinakon yung full capacity, degraded yung signal mo. So possible magkakuan doon na bumibitaw yung signal, nawawalan sila ng signal mismo, nagda-down yung site. Or yun nga, madaming problemang nag-o-occur. Na nagda-drop calls, garbled, ayun, robotic pala, garbled. Robotic na tawag, intermittent data. So, kailangan natin ayusin yon based on parameters ng RF. Yung bandwidth. So, yan. Ahon. We'll be right back.
Yo, yan, nakarating na sa site ng trabaho ngayong araw. Yan, dyan na si Sir Je, nauna na siya. Si Kuya Elvis, pasunod na rin. Ito ay isang microwave na mukhang malaki ah. Mukhang kwanto na microwave, 3.0 meters diameter. Yan. So as usual, sabi ko nga sa alignment, pinakaunang gagawin is luwagan natin itong mga struts. Struts 1, 2, 3, 4. 4 na struts. Tapos pagkaluwag mo ng side strut, yung mga U-bolt doon na nakakapit sa AMB, sa antena mga mounting bracket, para makagalaw tayo ng left-right. Tapos pag up-down naman ang gagalawin, ilalak natin yung mga U-bolt na niluwagan dyan. Tapos asan na iluluwagan? Andun, banda doon yung luluwagan para makayuko at makaangat. So ayun, pwepwesto muna kami. Tigisa muna kaming side strut nila kay Elvis at Sarge para magsawa kayo sa mukha ko. Microwave alignment. Yan. Yan yung niluluwagan natin, yung mga U-bolt, para makagalaw tayo ng azimuth. Azimuth meaning left and right. Left and right. Elevation, up and down. So, yan yung mga U-bolt sa dalawa. Tapos, meron pa dito. Yan yung left and right. Tapos, pag sa patungo naman, asan na ba yung luluwagan natin? Ito. Yan, luluwagan natin yung yun. Ito, itong nut na yan. Para makagalaw tayo. So, start muna. Siyempre, less video kasi nga trabaho. Tsaka hindi nyo pa ako ini-sponsoran ng Insta360. So, kailangan. Sponsoran nyo na ako. Baka mabaw. Ayan, itong isang stick na to. Ito yung ginagamit pang fine-tune. Ibig sabihin, pang fine-tune. Yung parang pasok ka na dun sa receive level na range. Tapos hindi na kailangan ng malalaking movement ng microwave. Kasi pag malaking movement, possible mawala ulit. So ito, ang ginagawa nito, little by little. Wow, little by little. Ang galaw ng radome ng microwave. Kaya ginagamitan ng fine tuning. Para hindi na puro sipa. Yan na lang. Gagawin na lang mechanical adjustments. And U-bolt movement. Hey, dumidilim. Yan ang fine tune. O sabi ko nga kanina, ginagalaw niya yan. So, gagalaw to. Itong radome na buo. Ayan. Three-man team. Yan. Ano ba may papakita ko? Yung akasimot nga kanina, no? Yung mga struts. Tapos, itong mga U-bolt. Yan. Tapos pagdating ng elevation, ito naman yung luluwagan. Higpitan yung U-bolt, tapos ito yung luluwagan pag sa elevation. Tapos yun yung fine-tuning niya. Yan. So, kung mas gusto nyo yung detailed ng alignment, meron, marami na akong vlog dun. Kasi karamihan yun naman ang ginagawa namin pag may typhoon, DRT season, ito, restoration, low RSL. I-drop ko na lang yung link sa description. Ito pala ay isang ODU. Ito yung outdoor unit. Tapos meron siya nito. Itong OBU. Outdoor branching unit. Ibig sabihin, parang combiner siya. Pagsasamahin niya yung itong apat na ODU. Para dalawa na lang yung vertical at horizontal na lang. Yan yung papuntang microwave na. Microwave, waveguide tawag dito. Tapos, outdoor unit, ay OBU, tapos ODU. Tapos yung ODU, papunta na sa indoor unit sa baba. Yan.
ganito kami sa Torre pag nag-align. Yung opposite side doon, 'yan. Pero ba 'yung? Sige tayo, sila muna. Kakagalaw lang namin. Nagalaw na 'yung pinaka ano kanina. Oh. Yung pinakamaganda nyo muna tay. Pera o ba yung? Dahon! Dahon! Lock, lock! 44! 44? Pakasailan! Yan, yan, yan. Yan. Ganito kami pag mag-align ng microwave. Sobrang ginawa sa side namin. Dun sa side nila medyo mainit. Pero ito, enjoy nga yung trabaho dito sa tower. Pera o ba yung? Lock or unlock? Ibig sabihin, yun na yung pinakamagandang reading sa site na yon. So, salitan kaming nagpapalitan ng RSL. So, after nilang mag-left-right doon, kami yung mag-left-right. Tapos, kung ano yung pinakamagandang level namin, lock yun, susunod na yung up-down. Ganun yung scenario. So, ayun. Pera o ba yung? Lock! Oh, napakasela ng mga epod doon. Bayong na, pwede na 40! Ayan. So, enjoy lang. Like, share, subscribe, with our... So, ayun, medyo patapos na yung mga yung activity namin. Nagkita na, ay hindi naman, nagkita naman talaga yung receive level. Pero from 60 na RSL, DBM, nasa, panamit, nasa 31 na. So, ang link budget na design niya is 37 DBM. So, all goods na yun. Sobrang ganda na nga yun eh. Kung tutuusin, may possible na masunog yung microwave pag yung mga malalapit lang. Eh since ito napakalaki microwave, nasa 3.0 na meters, tapos malayo naman yung point to point namin, okay lang yung 31. So pasok na yun. Ayun, yan. Okay, Kuya Elvis, Sir J, lock na lang namin, tapos it's a wrap. Napabilis tuloy yung vlog na to. Microwave alignment, like, share, and subscribe. Qatar PH, peace out. Look at us.